tinuruan niya rin ako nung anong gagawin. Syempre medyo rated PG na yun. Hi guys! Welcome back to my channel. Gagaling lang namin sa hospital. And guess what? Nagkaroon na ako today. Hindi ko alam kung matutuwa pa ako or malulungkot. Syempre, hindi kami nakabuo last month. Pero natutuwa ako kasi nagkaroon na ako today. Ang tagal kong naghintay. Diba, May 31st or May 31 pa yung huli menstruation ko. And this is my 56-day cycle. Ngayon lang ako nagkaroon. Kasi yung last time na nagpa-check up ako kay OB, kung napanood yung video ko na nagpunta ako ng hospital, nag-reseta sa akin si OB ko ng pampamenstruation. Pero sabi naman niya sa akin, pwede pa rin naman daw akong maghintay. So, sa kakahintay ko, umabot ng 3 weeks. 3 weeks akong delayed. Imagine that. Yun. Thankful talaga ako na nagkaroon ako today around 2 PM. So, July 27, 2 PM nagkaroon ako. Sabi ko nga is, sakto kasi Monday, may schedule lang OB ko sa hospital ng 3 PM. Nagtry lang ako sa online kung makakapagpaset ako ng appointment to sa secretary niya. And luckily, nakakapagpaset ako ng appointment. So, nagpunta kami ng hospital ng 3 PM. Insert ko yung video. Guys, nandito na ako sa hospital. Nagpapa-screening muna ako. And then, saka ako papasok dun sa loob. Dito kasi ang screening sa labas. Sakto, walang tao. Meron na akong screening form. Punta na ako sa loob. Dala na siya. Nasa hospital na kami, daladala ko yung ultrasound result kasi sabi sa akin ni OB, dadalhin ko yung ultrasound result sa first, second, or third day since menstruation ko. Since ito yung first day, daladala ko yung ultrasound, pinacheck ko kay OB, wala siyang nakita, okay daw yung result, normal naman. So, ang ginawa niya is, nag-reseta siya sa akin ng gamot! Ito na yung gamot na super excited ako kasi isa dito, yung nireseta niya is yung pampa itlog or pampa ovulate. Then bukod doon yung folic acid. Gawan ko na lang ng separate video yung about dito sa pampa itlog or dito sa pampa ovulate. Ilalagay ko sa video kung magkano to, kung paano ko iinumin, kung kailangan ba to ng reseta. So, super excited talaga ako dito. Tapos ng reseta, tinuruan naman ako ni OB ng kung kailan kami mag-start ng, alam nyo na, make love. So, it will be kung kailan mag-make love. So, dapat daw is starting sa 10 day ng cycle ko sa pa-10 days. And then, every other day, hindi dapat araw-arawin, sabi ni doktora. Every other day, kasi para naman daw nga makapag-ipon naman si husband ng sperm. Kasi yun naman ang mahalaga, kailangan hindi ko konti yung ma-deposit sa'yo. And then, yun ang sabi din niya sa akin na in time na magkaroon kami ng contact, siyempre, pag nag-release na ng sperm si husband, kailangan ko maglagay ng unan sa puwet. So, yun din yung ginawa ko before. Naglagay ako ng unan sa puwet at hindi agad babangon. Tinuruan niya rin ako nung anong gagawin. Siyempre, medyo rated PG na yun. Hindi ko na lang isasama dito. So, super excited talaga ako dito. Samahan niyo ako sa TPC journey ko. And, isishare ko sa inyo lahat ng mga ng pagdadaanan ko, mga gagawin ko. Alam niyo naman na hindi talaga biro yung TTC or yung trying to conceive, lalo sa mga nahihirapan. Kung isa ka sa mga katulad ko na nahihirapan sa pagbubuntis, well,
magandang channel to para sa'yo. Kaya, don't forget to subscribe. Kahit naman hindi ka TTC, subscribe ka na rin sa channel ko. That's it, guys. See you in my next vlog. Bye!